Hi! Ako nga pala si Chad. Nandito tayo sa Wayne's Bike Shop. Ito, pinapagawa ko nga pala yung bike ko. Nagpapalit ako ng hubs ngayon para sa maganda na yung tunog mayaman na yung bike ko ngayon. Wow! Tapos, shoutout nga pala sa mga taga-commu dyan, taga-pagray, taga-masinag, mga tropa ko. Shoutout sa inyo. Yun. Thank you, sir. Ride safe po. Hi! Hello! Ako nga pala si Bon, yung mekaniko rito sa Wings Bike Shop. Ito, kita niya naman ngayon, gumagawa ko ng nagpapalit ako ng hubs. Yun. Nag-e-edit rin kami rito. Tumatanggap po kami ng edit. Kahit anong sira, sir. Kayang-kaya niyong gawin. Kaya. Wag lang yung sa ulo, no? Wag lang sa ulo. Oh, yun. Okay. Ayan ha, kung sakaling gusto nyo magpagawa ng bike, hanapin nyo lang si Bon dito sa Wayne's Hub Bike Shop. Okay, maraming salamat, Bon. Ito mga kapadyak, mayroon tayong na-chempo ha, mga subscriber natin na nandito sa Wayne's Hub Bike Shop. Ito si Bogart. Meron lang siyang i-shoutout dito sa atin. Ako po si Bogart. Shoutout po kay Jared Ruiz de Asis at kay Dipol Mendoza. Yun. Ito naman si Sir Jopet po. Sir Jopet. Shoutout po kay Mabi Aplacador. Yan, nandito ngayon sila sa Wayne's Hub Bike Shop. Yun, maraming salamat sa suporta nyo. Yan, okay. Thank you. Ito mga kapadyak, kung sakaling papasyal kayo dito sa Wayne's Hub Bike Shop, ito si Ma'am Kai. Si Ma'am Kai ang mag-a-assist sa inyo dito sa Wayne's Hub Bike Shop. Ma'am Kai, baka meron kang gustong batiin or invite mo sila dito sa bike shop nyo. Shoutout po sa lahat po nang nakasubscribe kay Kuya po, Tireless Vlogger po. Niimbitahan ko po kayo na magpunta po sa aming bagong branch, Wayne's Hub Bike Shop po. Dito lang po sa Sumulong, Mayamot, Antipolo City po. Yun. Maraming salamat, Ma'am Kai. Ha. Thank you. Jack, nandito tayo ngayon sa Mayamot, Antipolo City. Meron akong bibisitahin bagong bukas na bike shop dito, mga kapadyak. Ang balita ko rito sa bike shop na to ay marami din daw silang murang bike at mga murang bike parts and bike accessories. Kaya naman ngayong araw, samahan nyo akong silipin kung ano ang nilalaman ng bike shop na to at alamin na rin natin kung magkano ang presyuhan ng mga bike at bike parts and accessories nila rito. Samahan nyo ako today, let's go!
papadyak itong Wayne's Hub Bike Shop ay matatagpuan nyo lang dito sa kahabaan ng Sumulong Highway, mga kapadyak. Ang palatandaan nyo dito ay itong Red Gold Building kung saan nandoon yung bike shop nila, mga kapadyak. Ayan. Tapos, ito pa yung katabi nila rito. Hello, Pink Kitty. Ayan, oh. Beauty Salon and Spa. Yan yung mga katabi nila rito. Tsaka, meron kayong makikita nga milk tea dito na sa kahilera lang din nila. Ayan, oh. Madali lang tong mahanap, mga kapadyak, ha. From Tulay ng Marikina, dire-diretso yun nyo lang, Sumulong Highway. Matatagpuan nyo na dito yung bike shop ng Wayne's Hub Bike Shop, mga kapadyak. Dito siya sa bandang kanan kapag kagaling kayo ng Marikina Bridge. Okay, magsimula na tayo rito. Let's go. Okay, mga kapadyak, papasok na tayo dito sa loob ng Wayne's Hub Bike Shop. Pero bago tayo tuluyang magsimula, nais ko munang ipakilala sa inyo yung owner ng bike shop natin. Nandito si Ma'am Morica at saka si Sir Aris. Okay, Ma'am, saka Sir, invite nyo naman yung mga viewers natin na bumisita dito sa bike shop nyo po. Ayan, hello sa mga ating Wayne's kapadyak. Iniimbitahan namin kayo dito sa aming bukas na store, Wayne's Hub Bike Shop. Dito lamang po yan sa Sumulong Highway, Mayamot po. Katabi po kami ng Golden Bulls Construction Supply. Bali number 27, Unit C, Sumulong Highway, Mayamot, Antipolo yan. Pwede po kayong dumalaw. Bukas kami ng 8 a.m. hanggang 7 p.m. yan. Tapos po, if ever po na hindi pa kayo makadalaw, pwede po kayo tumingin sa aming Facebook account. Search nyo lang po ang Wayne's Hub Bike Bodega page. Ayan. May mga admins tayong sumasagot dyan. Okay. Okay po, magsisimula na po tayo dito sa pag-visit sa bike shop nyo. Ano po bang pwede nating unang ipakitang bike dito? Yung pang mga magagandang bike tayo dito. Sa mga start tayo sa kids bike. Meron tayong push bike. Size 16. And then size 20 po. Itong size 16 natin, ang price nito ano lang po, 1,850. Mga character bike po, no? Ayan po, character bike. Ayan, mga kapadyak, may mga character bike tayo rito, agaya ni Spider-Man. Ito, ano ba to? Frozen? Ayan, may mga Disney may mga Disney princess din tayo rito. Hello Kitty. Okay, hello Kitty. Ayan, ano po sila? Itong tatlo po, 1,850. Tapos ito, ito po si baby bike, ano po, 1,900. Ah, bali magkakaiba po tayo ng presyo dito, yes, ma'am, no? Po, okay. Bali dito po sa mga Spider-Man, magkano ano po? Character bike? Yan po ang 1,850. 1,850. Ito po yung naiibang presyo, ulit yes, po dito. Si ito, po. Ito po. Ayan, ito yung naiibang presyo. Bali magkano po dito? 1,900 po. 1,900. Yes, ayan, po. Yung mga presyo pa na babanggit natin, ma'am, may mga bawas pa po ba yan? Actually po, ang binibigay na talaga namin is yung sagad na price. Last price na. Opo, para hindi na makatawad sila, no? Ayun. Ayan, mga kapadyak, ha, yung binibigay nilang presyo dito, yung pinaka mababang presyo na nila, yung talagang last price na talaga nila, kaya hindi na kayo pwedeng tumawad dahil wala naman talaga kayong kasalanan dito sa Wayne's Hub Bike Shop. Ayan, mga kapadyak, kung naghahanap kayo ng mga pambatang bike, pangregalo sa Pasko, tama-tama, nalalapit na ang araw ng Pasko. Ito, pangregalo nyo sa mga inaanak nyo, pamangkin nyo, ayan. O, ayan, mga kids, imbitahan nyo na yung mga tito-tita nyo na pumasyal dito sa Wayne's Hub Bike Shop para maibili kayo ng mga ganito kagagandang mga bike. Ayan, may mga character bike tayo rito. Next po natin yan, sir. Ay, meron din tayo, sir, push bike. Ito, mga kapadyak, 3 years old below, mga kapadyak, ayan, o. May kasama ng parang, ano ba tawag dito, umbrella. Ma'am? Umbrella. Ayan, o. Hindi na maiinitan si baby. Tapos tignan nyo yung handle niya. Meron na rin siyang nakalagay na handle grip. Kaya malambot na malambot hawakan. Ayan o. Tignan nyo, sumasabay talaga siya sa pagliko. Kaya okay na okay ito dalhin. Kahit dalhin nyo sa park si baby, walang problema dahil kayang-kaya nyong kontrolin. Basta mag-iingat lang kayo palagi. Magkano yung presyo natin sa ganito, ma'am? Bali dito po sa ating push bike, 1,900 pesos only po. Ayun, mga kapadyak, ha. Pinakamurang presyo na yung binabanggit nila ma'am tsaka nila sir dito sa Wayne's Hub Bike Shop. Kung sakaling gusto nyo yung mga ganitong bike, dalawa kulay na available natin. Meron tayong red tsaka meron tayong pink. Pero yung mismong bike, parehas lang ng kulay, mga kapadyak. Itong umbrella lang ang nagkaiba. Okay? Next natin dyan, sir. Meron na tayo dito ng size 20 sa much bigger na babies natin, mga anak natin. Available tayo sa pink, blue, silver or red
orange, tsaka black red po. Ayan o, mga maliit na mountain bike meron din tayo dito. Ito kaganda, may compass po. Hindi na maliligaw kung saan kayo pupunta. Ayan o, may bell pa yan. O, mamili lang kayo ha. Marami pang previs. Ano ba previs niyan, ma'am? Meron tayong bottle holder, step nut, tsaka may bag. Ang dami pala, oh. Opo, medyo marami oh, po yan. Magandahan yan, ha. Iba-iba available na kulay. Meron tayong pink, blue, gray, tsaka black. Ayan, oh. Magkano nga ba presyo natin sa mga ganyan, sir? Itong lockjack natin, 1x7, 3,500. 3,500. Yun ang kagandahan dito, mga kapadyak. Mura na, pero tignan nyo yung ginamit na pyesa. Ayan, oh, Shimano. Ang setup niyan, 1x7 speed, mga kapadyak. Ayan, oh. Di ba? May kasama pang side stand to. Kaya easy to park na. Kung sakaling ipaparada nyo, di na kayo mahihirapan. Meron pa tong disc brake. Ayan o. Yan ang ginamit na preno sa kanya. Disc brake na. Kaya napakaganda na rin tignan. Tignan nyo yung ginamit na fork dito. Suspension fork na. Standard fork yan, mga kapadyak. Kaya sulit na rin tong specs nito sa presyo nya. O. Next natin, sir. Ito, mga BMX. Ito, meron naman tayong mas budget kay Lockjack. Kung di afford si Lockjack, meron po tayong BMX. Mas mura po. Yun. Bali, ito, size 20 rin po. Available color nito is green, blue, and red po. Yun. Price lang po nito, sir, is 2,900 lang po. 2,900, meron ka ng ganito kagandang bike, mga kapadyak. Ayan, o. Tinan nyo yung rayos niya. Pansinin nyo, ha. Napakakapal. Tsaka, hindi lang basta-basta rayos yung ginamit sa kanya. Di kulay siya. Ayan, o. Diba? Kung ano yung kulay ng decals ng frame niya, ayun na rin ang kulay ng rayos na ginamit sa kanya. Kaya naman terno-terno itong bike na to. Ang nakalagay dito ay BMX. Ayan o. Tapos, one by ano ba to, sir? Single speed lang, no? Single speed lang po. Ang ginagandahan niya is meron po siyang training wheel. Yun, mga kapadyak. So, hindi pa po ganun marunong magbike ang mga kids natin, tamang-tama to. Okay. Para sa pagsisimula nila. Ayan, mga kapadyak, ha. Kung sakaling yung mga anak nyo ay ngayon pa lang mag-aaral, mag-bike. Ito, tamang-tama sa inyo yung mga ganitong klaseng bike. Ayun, meron na siyang kasamang training wheel. At hindi lang yun, mga kapadyak, ha. Meron pa siyang kasamang mud guard. Para kung sakaling maulan at maputek dun sa lugar na pinagbabaykan nyo. Ito, meron kayong mud guard. Iwas talsik na para dito sa mga ganitong klaseng bike. Tingnan nyo, napakaganda ng kulay. Oh. Terno-terno yan. Ha. Tingnan nyo yung rayos, yung fork. Tsaka itong mudguard niya, terno-terno na yan dito sa decals niya. Ayan o, BMX, di ba? Napakaganda, ayan o. Pati saddle, terno na rin. Ito, naka one by setup lang to, mga kapadyak. Tingnan nyo yung pedal na ginamit, o. Plastic pedal, pero hard plastic siya. Kaya goods na rin. Tingnan nyo yung training wheel niya, o. Naka-terno na rin pala dito sa decals niya. Ayan, kung naghahanap kayo ng ganitong klaseng bike, ito, meron tayo dito sa Wayne's Hub Bike Shop. Magkano ulit yung presyo natin sa ganito, sir? Ang BMX natin, size 20, 2,900. 2,900, mga kapadyak. Dalawa available nating kulay dito na naka-display, ha. Mamili na lang kayo kung blue at saka itong neon green. Ayan, o. Diba? Next natin, sir. Ano pa ba yung pwede nating pakita? Start tayo dito sa mountain bike. Ito, dito na tayo sa mga mountain bike, mga kapadyak, ha. Ito, meron tayo dito yung Pro Max, no, sir, no? Yes, po. Tama. Ito, Pro Max, o. Ano? PMX 18 plus, yun ang kagandahan dito. Nagdibo na itong bike na to, mga kapadyak, ang ganda. Tingnan niyo yung ginamit na gulong, ha. Oh, skin wall na yan. Ano kayang brand to? Compass. Compass, mga kapadyak, ayan o. Compass tire. Anong sukat ng gulong nito, sir? 29er po. Ayun, 29er, mga kapadyak. By 2.1, yun ang maganda sa kanya. Tingnan niyo yung ginamit na rim dito, ayan o. Oh. Reflectorized na. Kaya kahit sa gabi nyo gamitin yung mga ganitong klaseng bike, kitang-kita na kayo. Luna, kapag ka nasinagan kayo ng mga sasakyan, ayan o, iilaw yung mga rim nyo na yan. Kaya goods na rin. Ito naka-hydraulic disc brake na, ayan o. Ito yung ginamit na hydraulic sa kanya, ayan o, Simers. Tinan nyo yung ginamit na disc brake rotor, o. 160mm na yan, kaya goods na rin, di ba? Tinan nyo, naka-quick release pa, o. Ayan o, quick release na. Kaya kung i-maintenance nyo itong ganitong klaseng bike, ay hindi na kayo mahihirapan na i-maintenance to. Ilang speed to, sir? 1x8 po. 1x8 speed, mga kapadyak. Ayan o. O, ginamit na RD dito. L2A3. Tingnan nyo yung ginamit na chain sa kanya. O. Napakapute, di ba? O, tingnan nyo naman yung sprocket niya. Ayan o. Di ba? Ito naman yung ginamit na crank sa kanya. Ayan. 1x setup siya, sir, no? Ayan o. 1x setup, mga kapadyak. Tingnan nyo naman yung seat tube niya. O. Talagang tinibayan na, naka-reinforce na. Kaya kahit iangat nyo itong seat post nyo, hindi na mababali itong
seat tube nyo. Kaya okay na rin yung ganitong klaseng bike, no? Ano-ano ba available nating kulay sa ganito, sir? Actually, yung PMX hindi natin kasi sobrang mabenta. Last one na po yan. Ayun, mga kapadyak, ha? Last one na pala to, yung naka-display nila rito. Kasi itong PMX 18 Plus na to ng Pro Max ay talagang napakabili raw, sabi ni Sir Aris dito sa kanila, mga kapadyak. Kaya kung sakaling nakita nyo ngayon dito sa video natin, mga kapadyak, ay pumasyal na kayo rito sa Wayne's Hub Bike Shop. Baka maubusan pa kayo ng mga ganito kagandang mga MTB na size 29, naka-hydraulic. Na magkano sa inyo yung ganyan, sir? Bali si Pro Max BMX 18 Plus, 29ers, 7,900. Grabe naman yun. 7,900, mga kapadyak, oh, meron na kayong ganitong kagandang MTB. Oh, kung ayaw nyo naman yan, meron din tayo rito. Ito, anong brand ba to, sir? Spanker Ambush Pro. Yun, oh. Spanker Ambush Pro, mga kapadyak, oh. Same color lang din tayo, kulay red, pero nagkaiba lang sa disenyo at saka dun sa color combination. Ito kasi, combination ng black tsaka red. Eh, no? Tapos sa down tube niya, nakalagay yung brand na Spanker. Dito naman sa top tube, dito nakalagay yung model name niya na Ambush Pro. Ito kagandahan dito, tingnan nyo. Naka-halotech na siya. Ayan o. Tapos one by setup na rin. Kaya kahit di nyo na i-upgrade tong front niya, o, pwedeng-pwede na. Isa pang maganda rito, ha? Tingnan nyo yung ginamit na sprocket dito. Ayan o. Ilang speed nga ba to, sir? 12 speed po. Ayun, 1x12 speed, mga kapadyak. Tingnan nyo yung ginamit na RG sa kanya, oh. Senza RX12. Oh, napakaganda, no? Tapos ginamit na gulong rito. Compass na rin kaya to, sir? Ay, compass na rin pala to. Kaya naman napakaganda. Size nito, sir? 29er po. Size 29er, mga kapadyak. Reflectorized na rin yung ginamit na rim sa kanya, oh. Double wall pa nga yan, oh. Kaya okay na rin, ano? Oh. Ayun ang maganda pa rito, ha, mga kapadyak. Naka-suspension fork with manual lockout. Pero hindi lang yon, airtight yung ginamit sa kanyang fork. Kaya okay na okay talaga itong Spanker Ambush Pro. Magkano nga ba sa inyo yung ganito, sir? 13,900 po. 13,900, mga kapadyak. Oh, meron na kayong ganito kaganda. Visit lang kayo rito sa bike shop nila. Ano nga ba size ng frame yan, sir? Meron tayong size 17. At saka size 15.5. Ayun, mga kapadyak, marami rin pala tayong available na size ng frame nito. Bukod sa gulong, may 27.5 ba tayo niyan, sir? Yes, sir, meron. Ayun, mga kapadyak, bukod sa meron tayong sizes sa gulong, meron din tayong sizes sa frame para komportable kayo kung anong sukat yung hinahanap nyo, mga kapadyak. Eto, sir. Yan naman si Spanker Spark Pro. Ano same specs tsaka geometry siya ni Spanker Ambush. Oo nga, no? Bali sa color rate kung sila nagkakaiba. Ayan, mga kapadyak, ha? Ito daw, sabi ni Sir Aris, yung owner ng bike shop natin, ay halos same specs lang sila nitong Spanker na Ambush Pro. Spanker din to, di ba, sir? Yes, sir. Ayun, mga kapadyak, guys. Iba lang ang model name niya. Spark Pro naman to. Ayan, o. Ito, Ambush Pro. Ito, Spark Pro. Ayan. Same specs lang din tayo rito, mga kapadyak. Same lang din ng geometry na ginamit. Pero yung pormahan, doon tayo nagkaiba sa decals niya. Ayan, o. Tignan nyo yung decals nitong isa. Diba? Ganda rin, no? Meron din naka-reinforce na rin yung seat tube natin dito, kaya talagang matibay. Ginamit na cockpit set dito ay Spanker na. Ayan, o. Stem, handlebar, tsaka itong seat post, tsaka saddle. Puro Spanker na yan, mga kapadyak. Same na same lang yung mga specs na nakakabit dito. Naka-halotech na rin, no? So, rin yung ginamit dyan. Ito rin yung ginamit na sprocket, tsaka yung RD niya dito, kamukha sa Ambush Pro. Magkano naman sa inyo yung ganito, sir? Same po sa ni Spanker Ambush, 13,900. Okay, mga kapadyak, ha. Hindi lang pala specs ang nagkapareho dito. Nagkapareho din ng presyo. Oh, parang sa kulay na lang tayo magtatalo rito, tsaka sa decals niya, mga kapadyak. Air suspension port na rin yung ginamit sa kanya. Next natin ito, sir, Pro Max. Meron tayong Pro Max Pruno, 3x10 na po siya. Ito, mga kapadyak, Pro Max Pruno, 3x10 speed. Ayan, oh, ito, maganda. Oh. Sa mga naghahanap ng ganito, meron na tayo dito sa Wayne's Hub Bike Shop. Tignan nyo, 3x setup siya. 3x10 speed ginamit sa kanya. Ginamit na RD ay Senza MX10. Reflectorized na rin ang gulong natin. Pero yung gulong na ginamit dito ay compass na rin. Anong sukat ng gulong yan, sir? 29 by 2.1 din. Ayan, mga kapadyak. Ito kagandahan sa gulong niya. Billy goat na. Ayan, oh.
Billy goat na rin siya. Kaya ang ganda, no? Tingnan nyo. Tingnan nyo yung mga knobs niya. Ayan, oh. Di ba? Zip knob yung ginawa sa kanya. Di ba? Tingnan nyo yung crank na ginamit. Pro Max. Tapos alloy na rin pala pedal nito, sir. Ayan, oh. Alloy na pala pedal nito. Ito, naka-suspension fork na rin with manual lockout. Oh, tapos, naka-hydraulic disc brake na rin, sir. Ano? Ayan, mga kapadyak, hydraulic disc brake na rin, oh. Ginamit na hydraulic dito ay Himalayas. Oh, di ba? Magkano sa inyo yung ganito, sir? $10,200 lang. Ayan, mga kapadyak, ha? Puro lang yung mga pinapakita nating bike dito sa Wayne's Hub Bike Shop. Ayan, oh. Di ba? Oh, nagsisimula pa lang tayo. Dito pa tayo sa bandang unahan. Ano naman to, sir? Faxter Lincoln, $29,000. Ito, mga kapadyak, sa mga Faxter lover dyan, meron tayo dito. Faxter Lincoln, mga kapadyak. Ang ganda ng pagka-blue nito, metallic blue. Ayan, oh. Grabe, ang kinis. Oh, glossy blue na metallic. Ayan, oh. Alloy na rin pala pedal nito. Ginamit naman ng RD dito, ha, Shimano Tourney. Ayan, o. Ilang speed to, sir? 2x8 po. 2x8 speed setup. Ayun, ganda ng crank, o. Ayan, o. Pwede ba natin itong tanggalin, sir? Kaya lang, baka masira, eh. Okay lang, sir. Ayan, ha, kadyak, ha. Ayan, o. Pinapasira pa sa atin ni Sir Aris. Pasensya na kayo, sir, ha. Okay, sir. Ayan, ha, kadyak, ha. Ginamit na FD dito, Shimano na rin to, sir? Yes, sir. Ayan, mga kadyak, Shimano na rin yata. Altus. Ayan, mga kapadyak, sa ginamit na FD dito, Shimano Altus. Tapos ginamit na RD dito ay Shimano Tourney. Ilang speed nga ulito, sir? 2x8 speed. Tingnan nyo yung ginamit na hub sa kanya. Ayan, oh. Faxter na. Tingnan nyo yung hub nyo. Tingnan nyo. Oh. Hindi lang siya basta-basta hub, eh. Ayan, oh. Kulay titanium yung ginamit sa kanya. No? Harap at saka sa likod na yan. Ayan, oh. Ayan, oh. Di ba? Oh, naka-suspension fork na rin with manual lockout. Factor ginamit na fork sa kanya. Tapos gulong natin dyan, sir. Kenda. Kenda po. Ayun, mga kapadyak, kendo. Sa rim pala yung ginamit ay Factor. Ayun, sukat niyan, 29er din, sir. Yes, sir, tama po. Ayun, mga kapadyak, ha. Sa mga 29er lover dyan, marami tayong bike dito na size 29 sa Wayne's Hub Bike Shop. Tingnan niyo yung ginamit na seat clamp, po. Ang ganda, oh. Quick release din. Na-alloy na, ayun, oh. Moser pa nga, oh. Di ba? Ito, naka-ano na rin, ha. Naka-reinforce na rin yung seat tube niya. Ayun, oh. Pero yung ginawang reinforcement dito ay simple lang, eh, no? Oh, 'di ba? Ang kinis. Napakakinis. Magkano sa inyo yung ganito, sir? Faxter Lincoln natin, 29er, 12,100. 12,100. Yung mga price natin, sagad na talaga yan, sir, yes, no? Sir. O yan, talaga mga kapadyak, ha? Talagang pang pinakamababang presyo na yung binabanggit nating prices dito. Ito, naka-hydraulic disc brake na rin, no? Smatch ba yung ginamit dyan, sir? Opo. Yun, smatch yung hydraulic disc brake niya. Ito, next natin, sir. Si Eternal po, 1x12. Ito, Eternal, 1x12 speed. Ito, ha, dalawa available nating kulay. Meron tayong red, meron din tayong neon green. Tignan muna natin dito sa drivetrain niya. Kasi nakataas tong mga bike, eh. Ayan, o. L2AX, ginamit na RD. 1x setup, sir, no? Yes, po. Ilang speed to? 12 speed po. 12 speed, kaya naman pala ganito kalaki. Ginamit na sprocket sa kanya, ayan, o. Oh, 'di ba? Parang mas malaki pa sa plato niya dito sa bahay, eh. Oh, 'yun oh. Napakaganda, no? Oh, tingnan niyo naman yung ginamit na rim dito, ayan. Internal na rin 'yan. Oh, 'di ba? Tapos double wall na 'yan. Size 29ER din to, sir. Yes, sir. Ayan, 29er din pala to. Compass na rin pala ginamit na gulong dito na skin wall, eh, no? Alam niyo naman pagka compass tire, 'di ba? Talagang solid na 'yan. Oh, tingnan niyo naman yung mga knobs niyan, oh. Zip knobs 'yan, mga kapadyak. Kaya okay na okay. Ito matte color to, ha. Itong Eternal, ha. Matte siya. Ayan, o. Ayan, o. Pinakita pa sa atin ni Sir Aris. Ayan, ha. Matte siya. Tapos naka-internal cabling na. Tapos tingnan nyo yung stansyo ng fork niya. Ayan, o. Kulay gold. Lakas makamayaman kapag kaganyan. Ayan, o. O. Tapos naka-suspension fork na rin with manual lockout. Di ba? O. Ano pa hahanapin nyo? Wala na. Tapos naka-hydraulic disc brake pa pala to. Ayan, o. Simers ang ginamit. Tapos may reflectorize pa tayo na nakakabit sa handlebar niya. Kaya kitang kita na kayo kung sakaling gabi nyo gagamitin itong bike na to. Tapos tingnan nyo yung hub niya. Ayan, oh. Shengfu yung ginamit na hub. Tapos pansinin nyo pala yung sprocket nito, mga kapadyak, ha. May details siya na kulay red. Kaya ang gandang tignan. Ayan, oh. Diba? Sana nakikita nyo dito sa video natin. May reflectorize din pala to, nakakabit sa rayos. Ayan, oh. Pati yung isa meron din. Kaya okay na okay talaga, no? Safe na safe kahit sa gabi nyo gamitin. Tignan nyo naman yung crank nyan. Ayan, no? Napakakapal na alloy. Tapos ito yung bottom bracket na ginamit sa kanya, oh. No? Kitang-kita. Alloy na rin pala pedal nito, ah.
Kaya wala na kayong hahanapin pa sa bike na to. Ay, kagandahan dito, naka-halotech pa pala to, sir. Opo, naka-halotech. Ayun, naka-halotech pa pala to. Tapos pansinin niyo yung mga bolts na nakakabit, oh, sa chainring niya, ayan, oh. Iba-iba kulay, no? Kaya ang ganda talagang tignan. Ano ba hahanapin nyo? Wala na kayong hahanapin dito sa Eternal na to. Magkano nga ba presyo natin sa ganyan, sir? Eternal natin, 1x12 po, 15,000 po. 15,000 lang? Ayan mga kapadyak, 15,000 lang ha. Meron na tayong ganito kagandang MTB. Dito nyo lang matatagpuan to sa Wayne's Hub Bike Shop. Eto sir, next natin, mukhang maganda rin tong isa. Foxster 303 mga kapadyak, ayan o. Magkano sa inyo yung Foxster na ganito, sir? Foxster 303 natin, 29er, 3x8 po. 8,300. 3x9 speed. Ah, sorry. 9,100. Yung 203 po yung 8,300. Ayan, magkano sir? Ulit? 9,100. 9,100 mga kapadyak. Meron na kayong ganito kagandang... Anong brand to sir? Foxster 303 Plus. Foxster 303 Plus. Ayan, si Foxster talaga. Mahilig sa... may mga plus-plus yan. Ayan, no? Opo. Oh, tinan nyo. Po, usually 29er po. Oh, di ba? Tinan nyo yung ginamit na paint dito. Glossy. Tsaka ang ganda ng kulay niya, ayan o. Parang blue-green, no? Blue-green yung kulay niya. Tignan niyo yung FD, o. Shimano Tourney. Tapos naka-RD na Shimano Tourney rin. May kasama pa tayong RD guard. Kaya kung sakaling magsisamp lang kayo, wag naman sana, di agad maapektuhan itong RD nyo na Shimano Tourney. Tsaka alloy na rin pala ginamit na hub dito, ayan o. Kulay titanium din. Tapos... naka-mechanical disc brake lang siya, sir, no? Yes, sir. Ayan, mechanical disc brake lang to, mga kapadyaka. Sparkle naman yung ginamit. Pero yung hub nito ay quick release na. Harap at saka sa likod. Ayan, tinan nyo yung pedal, oh. Napakaganda. Mahahalata mong alloy. Ayan, oh, di ba? Kulay white siya. Oh, ano pa? Oh, tapos yung ginamit palang fork dito, suspension fork na with manual lockout. Tapos ginamit dito na, ano, ayan, oh. Na shifter, combo shifter na Shimano Tourney. 3x8 speed nga ito. Nakapadyak. Magkano yung ulit yung ganito, sir? Ulitin natin para hindi nalang makalimutan. Foxster 303, 29er, 9,100 mga kapadyak. Para hindi nyo makalimutan, ha? Tandaan nyo yung mga presyo na binabanggit dito sa Wayne's Hub Bike Shop. Para kung sakaling pupunta kayo rito, ay alam nyo na kung ano yung presyo natin dito, tsaka yung mga specs na ipinapakita natin dito pa lang sa video. Para dito pa lang sa vlog natin, makapag-decide na talaga kayo kung anong bike ba ang bipiliin nyo dito sa Wayne's Hub Bike Shop. Ito ba yung isang kulay ng Lincoln natin, sir? Yes, sir. Tama po. Ayun, mga kapadyak, ha. Ito yung Foxster Lincoln natin. Ito yung isang available na kulay. Kulay gray. Actually, may black ka po yan. Hindi lang po namin pa-display. All black, sir. Yes, sir. Ayun, mga kapadyak, all black. Kung naghahanap kayo ng all black, meron din tayo, hindi lang naka-display. Ang naka-display natin, yung blue at saka itong gray. Ang ganda rin itong gray, mga kapadyak. Oh, depende na lang sa inyo kung anong kulay ang pipiliin nyo. Ito, sir, Foxster din. Foxster Mofit, mga kapadyak. Ang ganda ng pagkapula nito. Ito talaga, yung kulay niya. Parang Ferrari red ang dating. Ayun, oh. Pansinin nyo, napaka-kislap, no? Glossy red yung ginamit, parang Ferrari red ang datingan. Dito sa top tube niya naka-indicate yung model name niya na Mofit. Syempre dito sa down tube, diyan naka-indicate yung brand natin na Foxster. 1x setup to, ha. 29er din siya, sir, no? Tama po. Oh, pero yung ginamit na gulong sa kanya, Moser. Tama ba, sir? Ayun, no? Moser Kenda. Kenda ba to, sir? Yes, sir, gawa po ni Kenda. Ah, okay. Yung Moser pala, mga kapadyak, gawa ni Kenda. Kaya pala ganito kagaganda yung knobs niya, ayan, no? Napaka-aggressive, mga kapadyak. Tapos yung ginamit na rim dito ay naka-reflectorized na rin. Kaya wala na kayong pangamba kahit sa gabi nyo gamitin itong bike na to. Yung RD natin dito ay Shimano. Shimano ano kaya to, sir? PX Nan series? Tourney. Tourney, ayun. Shimano Tourney TX yung ginamit na RD sa kanya. Pansinin nyo yung sprocket niya, mga kapadyak. Ayan, oh. Kaputing maputi talaga. Ayan, oh. Pati itong chain niya. Oh, talagang nakalagay best chain. Sana nakikita nyo, mga kapadyak, ayun, oh. Best chain, naka-indicate dito sa mismong chain niya. Tapos tingnan nyo yung ginamit na crank dito, ayun, oh. Yung crank arm niya, Foxster, na naka-indicate dito, alloy, oh. Pagkakapal-kapal, pedal niyan alloy na rin. Tapos tingnan nyo yung chain ring niya, ayun, oh. Oh, narrow na, kaya goods na. Ilang tit kaya to? Kapisado nyo ba, sir? May idea kayo? 32. 34 siguro. Ayun, 34 teeth. Ayan, mga kapadyak, 34 teeth, ha. Oh.
Suspension fork na rin with manual lockout. Ginamit na fork, iFoxster. Oh, tapos cockpit set nito, iFoxster na rin. Magkano naman sa inyo yung ganito, sir? Ang Foxster Moped natin, 29er, 9,500. 9,500 lang, mga kapadyak. Naka-mechanical disc brake na siya. Ayun, oh. Diba? Wala na kayong hahanapin dito dahil ultimo gulong, talagang solid na solid, oh. Diba? Napakaganda. Pang malakasan, kulay pa lang, oh. Panalong-panalo na. Tapos naka-quick release pa seat clamp natin dito. Oh, 29er pa. Ano nga ba size ng frame nito, sir? Medium frame po. Medium frame. Yes, sir. Karamihan naman dito yung mga frame natin, mga medium eh, no? Yes, sir. Pero kung maghahanap sila ng ibang size ng frame, meron naman, sir, meron no? Meron naman po yung ibang mga pajak. Kung anong gusto nyong sukat ng frame, kayang ibigay sa inyo yan ni Sir Aris ng Wayne's Hub Bike Shop. Ito, sir, maganda rin to, ha? Foxster Trevor. Ito, mga kapadyak, sa mga naghahanap ng Foxster Trevor, ha? Meron tayo dito, ayan, o. Anong size ng frame nito, sir? Medium din? Medium din. Ayan, medium frame din, mga kapadyak. Pero ang sukat ng gulong, 29er din, sir, no? Ayan, ginamit na gulong dyan mo, sir. Tapos, parang same specs lang din sila, sir, no? Halos po, pero ito, sir, mas upgraded. Naka-cassette type na po siya, and then naka-hydraulic. Yun, mas upgraded to, no, sir, no? Yes, sir. Ito kasi, naka-cassette sprocket na. Yung isa ay threaded type pa. Pero ito, ginamit na RD sa kanya, Shimano Tourney. 1x setup, Foxster na rin yung ginamit na crank sa kanya. Yung hub niya, alloy na rin, na titanium. Foxster brand din yung ginamit yan, mga kapadyak. Ayan o, Trevor. Napakakinis talaga ng mga gawa ng Foxster. Ayan o. O, suspension fork with manual lockout na rin tayo dito, ha. Pansinin natin yung ano, yung ginamit na hydraulic disc brake sa kanya. Ayan o, Alhonga yung ginamit na hydraulic disc brake sa kanya. Diba? Magkano naman sa inyo yung ganito, sir? Ang Foxster Trevor natin, 11,500 po. 11,500, mga kapadyak. Foxster Trevor. Dito yan, kay Wayne's Hub Bike Shop. Tandaan nyo yung mga presyo natin dito, ha. Para pagpapasyal kayo, ay alam nyo na kung magkano yung presyo natin.